Hello po ulit mga lolo at lola. Nandito po ulit kami. Ako po ulit si Ate Daisy. At ako naman po si Ate Jonah. Kami po ang mga licensed physical therapists ng Arugaan ng May Kapansanan ng Maynila. So, ang layunin po ng Arugaan ay para turuan po ang ating mga senior citizens, kayo po mga lolo at lola, para po sa mga tamang ehersisyo. So, ang balance and coordination exercises ay makakatulong po yan. Importante po talaga yan ngayon, lalo na sa panahon na tumatanda na. Ang posture po, kahit na matanda, kailangan ma-maintain natin. So, yung balance, importante para maiwasan po natin ang mga disgrasya or maiwasan natin na magkaroon ng mga fracture. At ang most na mahirap, yung pag natumba ka, magkaroon tayo ng traumatic brain injury or mauntog yung ulo natin, halimbawa sa CR, dahil out of balance ka. So ngayon, tuturuan po namin kayo kung paano po natin i-maintain ang ating balance and coordination. Ang una po nating exercise ay tinatawag po nating standing in one leg. Okay? So kailangan po ulit natin ng silya, okay, para po ito mag-provide para po sa safety po ninyo. So pwede po yung kanan muna ang itataas natin habang yung kaliwang paa ang siyang nakatungtong sa floor. Okay? So angat po ni Ate Jonah, bibilang po siya ng 10 kasi i-hold po natin siya ng 10 beses. Okay? So angat po, bilang po. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At pagkatapos yung kabila naman po. So itataas naman po natin yung kaliwang paa. So yung kanan naman po ang tutuhod. Okay, bilang po ulit ng 10. Ulit po, katulad po ng dati, kapag napagod, pwede po nating ihinto or ipahinga po yung ating paa. Pero huwag masyado magpahinga, baka naman makatulog. Okay, so dapat lang, pahinga na breathing exercises lang para hindi masyado mapagod yung ating lower ex. Okay, yung lower extremity natin. Balik lang po agad after 3 breathing exercise at balik po ulit kung saan kayo natapos ng bilang. Okay, so anong number na po tayo? 7, 8, 9, 10. So yan po yung una nating exercise para po sa balance and coordination. Yung pangalawang exercise naman po natin mga lolo at lola, madali lang po siyang gawin. So, ito po yung tinatawag nating tandem stance para po sa ating balance and coordination. Dapat po huwag kalimutan yung silya para dito po tayo hawak para hindi po tayo matutumba for your safety. So pag hawak po yung kanang paa, iabante lang po. Medyo buka po natin ng konti yung ating paghiwalay natin ating mga paa para medyo balance pa rin po. So yung ating pong timbang, okay, ilalagay po natin sa unahan, sige ma'am, para lang po tayo magsiswing-swing. Okay? Bibilang po ng 10. Ang bilang po, mag-uumpisa sa unahan. So, 1, tapos ma'am, sa likod. 2. Count lang po yun as 1. Pagbalik po sa unahan, that is the count number 3. 2. Okay? So, 10 beses po yan. 4. Sway ka lang. Sige ma'am. 5. Si Ate Jonah. 6. 7. 8, importante 9, po yan kasi pag lumalakad tayo, umaabante tayo 10. At pwede rin tayong umatras, di ba? So, importante po yan para sa balance. Pag natapos po yun, yung kabila naman po. Yung kaliwa naman ang naka-forward. Okay? So, doon naman po ulit, ganun pa din. Yung timbang 1, sa harapan. Dapat po mararamdaman nyo yung timbang na lumilipat, ha? Unahan, 3, likod. 10 beses din po siya. 4, okay? 5, 6, 7, 8, 9. So para naman po sa pangatlong ehersisyo natin, ito ay tinatawag na hip extension. So bakit po ba natin ito ginagawa? Para magkaroon ng strengthening yung mga hip extensors muscles po natin. Tapos po hahawak ulit tayo sa bangko for safety pa rin po. Then yung isang leg, i-extend po natin o iba-backward raises, kung tawagin. Okay? So, bilang din po tayo ng 10. Lola, bilang po tayo. So, siguraduhin po natin na tayo yung nagbibilang para po for breathing exercise pa rin po. Siguraduhin natin na straight ang ating likod habang ginagawa ang ganitong exercise. So, yung kabilang paa naman po, pagkatapos ng 10. So, kapag ka nakaramdam po ng pagod, wag na wag po nating kalimutan na pwede naman pong magpahinga. Pwede po tayo umupo at igawin ulit ang exercise na hip extension. Ang fourth exercise naman po ay tinatawag na
hip abduction. So, pwede pong nakaharap si Lola. Pwedeng nakaganito. Yan. Tapos po, ibubuka yung left leg. So, pwede din po tayong humawak sa bewang, mga Lola, at gawin yung ganitong posisyon. 1, 2, 3. Panatiliin pong nakadiretso pa rin ang likod. 6, 7, 8, 9, 10. So, yung kabilang paa naman po. Ilipat natin yung chair. At yung kabila namang pong paa. 10 po ulit ang count. 3, so kapag 4, po ulit na pagod, pwedeng umupo, magpahinga at gawin ulit ang ganyang posisyon ng ehersisyo. Wag na wag po nating kakalimutan na huminga habang nag-ehersisyo. At dyan po nagtatapos ang aming episode for balance and coordination. Precaution lang po. Sa mga matatanda po na nakakaranas ng vertigo, ito pong exercise na ito ay maaari pong kumonsulta muna tayo sa ating espesyalista bago po mag-proceed or gamitin itong exercise na itinuro namin. Muli po, maraming salamat po at sana po nakatulong po ang arugaan ng may kapansanan sa mga senior citizen katulad nyo pong nanonood ngayon. At muli po, ako po si Ate Daisy. At ako naman po si Ate Jonna ng Arugaan ng May Kapansanan ng Maynila. Kasama po ang JCI Manila na nagsasabing, Let's get set!